Hello guys, and welcome back to my channel. So, ayun na guys, sa araw na to, mag-aquascape tayo ng 10 gallon. So, ito yun, sa harap nyo guys. Yan, nandyan si Jax. So, ito si Jax guys. Yan, itong aking flower horn. Mag 1 month na siya sa akin. So, magtatanong kayo guys, saan galing si Jax? Galing yan sa tropa ko. Galing siya sa tropa ko guys. Tapos, wala daw mag-aalaga sa kanya. Tsaka, wala siyang tank na paglalagyan, so nakalagay lang siya sa batya. So yan, so inampun ko, binigay niya sa akin. So ayun na siya ngayon. Yan, mag 1 month na siya sa akin. So today guys, napag-isipan ko na lagyan natin at gawin natin presentable itong 10 gallon tank. So maglalagay tayo ng pebbles kasi ang flower horn ay isa sa kapamilya yan ng cichlids. So, kung mapapansin nyo guys, mga cichlids, mahilig maglaro ng mga pebbles, ng mga sand. So, yan. Tapos, yun guys, maglalagay din tayo ng plants. Kasi pag nakikita ko siya, pag medyo stressed, di ko alam kung anong rason ba siya na stress. Or pag natatakot siya, nagtatago siya doon sa corner ng sponge filter. So, maganda pag may plants. So, yan guys, binigyan lang din tayo ng plants. Kaya ako nag-aquascape kasi dapat di ko tayo aquascape eh. Pero, binigyan tayo ng plants. Sponsor ng ating kaibigan. So, ayun, si Boss RR, yan, bigyan tayo ng kanyang mga plants. So, yun na guys, tama ng dada. Papakita ko sa inyo guys kung anong gagamitin kong mga materials dito para sa ating 10 gallons. Kung ano i-aquascape ko, kung ano ilalagay ko. So, konti lang naman, pero papakita ko sa inyo. So, yung gagamitin nating substrate guys is ito, yan, pebbles na may konting sand. Kasi nakuha namin sa dagat. Yan. Tapos, ito naman guys is yung sponsor sa atin na halaman. So, ito yung dwarf sags. Yan. Dwarf sagittarius. So, ito yun. Dami, no? Tapos, binigyan din tayo niya ng crypt. Yan. Mamahalin to guys. Pero, binigyan lang tayo. Salamat. Salamat. Thank you. Thank you. Tapos, ito naman guys yung pinaka-favorite ko. Siyempre, cornwort. Kasi ito guys, madami tayo nito. So, yan. Ito yung pinakagusto ko guys, pang wall. Pang lagi sa background. So, yan. Ito lang guys, gagamitin yung pebbles, tsaka mga plants. Pero, titignan natin guys kung lalagyan ko siya ng lava rock. Depende na lang. Kasi wala rin ako plano today. Gusto ko lang talaga magandang tank. At saka mukhang presentable yung tank natin. So, yan. So, yan na guys. Ilipat na natin to. Yan, si Jax. Jax, ito ka. Ayan. Kakakain lang niya ng 10 fry. Yan, medyo mataba-taba pa siya, no? So, yan, nilinisin din natin itong tank. Tatanggalin muna natin si Jax. Nalagyan natin siya dito. At siya sa pantubig doon. Kasi gusto ko, guys, stock water lang. Baka kasi mas, maano siya eh, ma-shock. Kaya, kung anong tubig dito, yun din yung gagamitin natin mamaya. Pero, siguro, mag-ano tayo, water change, mga 20%. 10%. So, yun. Lina natin to. Uy, huwag kang pupunta sa loob. Ayan, kita nyo guys, na-stress siya. Ayan, nagiging dark yung kulay niya. Kaya yun yung gusto ko sa flower horn eh. Meron silang personality. Ayan, nagiging excite. Nagiging malungkot. Kasi dito guys, di mo na mapapansin dito sa mga to eh. Basta may pagkain ka, masaya na sila lagi. Yan, tara mo. So yan, drain lang natin to. Tapos hulihin natin siya. Hulihin na pala natin. Sana huwag kang ma-stress. Sorry. Yan. Ang likot. Yan. Diyan ka muna. Nabilis lang tayo ha. Tapos, kunin ko muna tong sponge filter. Wait lang. Hirap. So, ito nandito si Jax, guys. Yan. Si Jax. Yan. Pinaltan ko muna yung sponge filter ng hairstone. Yan. Para may oxygen siya. So, hindi siya tumalon. So, yan. Nagdi-drain pa tayo dito. Yan.
So yun na guys, tapos ka na linisan, lagyan na natin siya ng substrate. I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. So yan na guys, lagyan natin ang substrate. So ngayon naman guys, yung mga plants. So ayan na guys, yan na yung kinalabasan ng ating aquascape. So dito guys, hornwort. Yan sa dalawang dulo. Kasi mabilis yan lumaki. Tapos yun na guys, nilagay ko yung dwarf sacks doon sa gitna. Dahil malalaki naman sila. Pero dapat yan guys, sa harap talaga yan. Pero dahil malaki naman sila, tapos wala na akong ibang plants, nilagay ko na guys doon sa likod. So yan just sa likod. Tapos yung mga runners ng mga dwarf sacks guys, dyan ko nilagay sa harap, para dumami rin yung mag-carpet yung mga dwarf sags sa harap. Tapos yung creeps, dito ano nila guys, dito ko guys nilagay sa gitna. Tapos naglagay din ako ng mga bato. So yan, so inakalimit ko lang siya, no? Gusto nang umalis. Ano na Jax? Gustong-gusto mo ba yung bago mong lungga? Yan. Kaya yung nakikita ko siya kumakain ng ano eh. Yan, pinaglalaroan niya. Yan. Naglaro ka lang. Pero guys, sabi daw nila, pag tumanda na to, baka sirain niya na yung mga plants, ganyan-ganyan. Pero kung habang bata pa siya guys, at hindi niya pa ginagawa yun, hindi ako pa rin nalagay yung plants para makapaglaro-laro muna siya. Tsaka yung mga pebbles yan. Laruin niya muna. Kasi nga guys, pamilya siya ng cichlids. So yan. No. Tuntuwa ka masyado ah. Yan. Diyan muna siya. Yan. Tapos mga plants. Yan. Sa kanya lang yan. Oh. Lawak-lawak yan guys. Pero pag guys, pag lumaki-laki na siya, lilipat na natin siya dito. Yan, tas wala ng decoration. Pero depende pa rin yan guys. Baka makabili tayo ng malalaking plants. May driftwood, may bato. So yun, depende pa rin yan. So yun siya guys oh. Yan, tuwan-tuwa na naman. Hello guys, so ito na ano guys. Day 3 na to. So yan, nakita nyo guys. Lumalago na yung mga hornwort. Yan. Tapos sinanggal ko na yung creep guys dahil yun, nakita ko kinakain niya. Nagay ko siya dun sa 9 gallon ko na shrimp and guppy tank. So yun siya, tatakot siya. Yan, may pinagtataguan na siya. Yan, so okay naman guys. Yung mga runner, okay naman sila. Tapos yung mga iba dito guys, meron nalalanta. Yun nga. Gawa nung, ano? Hindi ko alam kung ano reason eh. Pero may nalalanta dito eh. Mas gusto yata nila yung tutok na sa araw. Dahil kinuha ko to guys sa kaibigan ko nga.
sponsor to. Tapos nakita ko, tutok na tutok sa araw to. Tapos yun, okay naman. So, ito siya. Yan. Nag-develop pa yung kulay niya. So, yan na guys. Sana nag-enjoy kayo dito sa bago kong setup na to, ano? Yan. Habang bata pa siya, guys, dyan muna siya. Tapos, pag lumaki-laki na siya, tsaka ako siya ililipat, no? Pero, itong aquascape na to, dyan pa din. Tapos, dadagdagan na lang natin ng mga bagong halaman pa. So, yun na, guys. Ito na yung bago natin setup sa ating flower horn tank. Sana nag-enjoy kayo dito. 3 days na to naka-setup, no? Katulad yan na sinabi ko kanina. So, yan. So, yun na, guys. Don't forget to like and follow my page, Facebook, Tiny Fin Fishes. You guys, don't forget to like and subscribe to my channel. Tina guys, bye!